Napaka-boring ng araw na to ngayon. Hindi tayo makakagala. Hindi tayo malang makakapunta sa... Hindi na naman natin maihahatid yung ating recycle sa recycling center. Hindi nyo naman, oh. Ayan. Kanina kumukulog-kulog pa. Ayan ang ulan, no? Sobrang lamig pa. Ayan. Ito ang panahon sa California. Boring pagka naulan. Tapos ngayon pa, sobrang lamig. Parang nakakapangatal ngayon. Pasok na ako, mga kapatid. Ayan, narinig nyo ba mga kapatid? O, ito mo, kumukulog. O. Kanina ako bitlat pa. Ngayon ko lang na-experience rito. Mga kulog at kidnap na yan. Nako. Malungkot ang panahon. Malungkot din ang tao. Siya mga kapatid, hindi lang natin nakikita sa kumbaga sa mga pinapanood nating video. Kasi katulad ko, mga kapatid, hindi ko, parang ayokong ipakita na kaawaan ako. Pero minsan talaga, hindi mo na rin makayanan. Kaya pag wala akong makakausap, eh dito, kayo mga viewers ko, mga sumusuporta sa channel at tatay pa ito, eh maaaring siguro may labas ko ang naramdamang kalungkutan sa buhay. Kasi ito hindi ko sinasama sa vlog, pero ayoko sana, pero ayoko. Kasi nga palibasa, boring ang araw na araw ngayon, wala tayong magawa. Kumbaga, ayaw ko ba kung ano itong dapat kung ano. Pero totoo, naaawa ako sa kuya ko. Yung panganay namin, before New Year, na-stroke. Pero hindi ko sinasama sa vlog, hindi ko pinapakita sa inyo ng mga viewers na malungkot ako or ayoko kasi nakawaan niyo ako, pero hindi ko talaga kaya, kaya wala akong mausap, kaya sana mapagtsikahan niyo, nakausapin ako or masabi ko sa inyo yung nasa sa loob ko. Kala ko okay na siya dahil tumatawag yung mga anak ko. Pero sana maging okay siya. Kasi nag-unconscious na naman. Sana maging okay siya. Sana mga kapatid, samahan niyo ako magdasal para sa pagaling ng kuya ko. Mga kapatid, sa kagustuhan mo na makapagpasaya ng tao, hindi mo na ilalabas yung tunay na nararamdaman mo. Kasi sa katulad ko, ayoko nang ako'y kinakawaan talaga. Kumbaga, maaway na akong tao, pero ewan ko, bakit ayoko nang ako'y na nakikita ng mga tao na kaawa-awa ako. Kaya umpisa sa nung bata pa ako, palibasa maaga kaming naulila sama. Nanay ko yung nagtaguyod sa amin. Nakita ko ang pagsisikap ng nanay ko na para hindi kami mabungang kaawa-awa. Pero may mga kamag-anak kami mayaman na siyempre nagbibigay ng tulong din sa amin dahil hindi man financially, kumbaga paggabay sa nanay ko dahil sa pagpapalaki sa amin.
Ewan ko. Kaya ako nagsikap talaga. Kaya ako nagsikap na, kumbaga, makatayo sa sarili kong paa. Dahil ayoko nga ng kinaawaan ako. Kaya, pagkatapos ko ng high school, siyempre, trabaho ka agad. Hindi pa nga ako, high school pa lang ako, nag-working student na ako. Nagtrabaho ko sa babuyan, paglilinis ng babuyan, sa umaga, bago pumasok, doon na rin ako naliligo. Kasi doon din sa compound na iyon, nandun din yung school namin. Yung Philippine Christian University. Tapos nung mag-high school ako, nag-working student uli ako as a janitor. Doon sa opisina naman ng kung tawagin eh, family welfare. Yung mga nag-sponsor sa amin para kahit papaano makapag-aral kami ng high school. Kasi noon, bihira pa yung public school noon eh. At saka malalayo. Yung kumbaga, ang pamasahe, mamamasahe ka pa isang buko ng pamasahe. Kaya noon nagtayo ng yung Philippine Christian University na tumulong sa amin from elementary hanggang high school. Kaya kahit papaano ako tapos ako ng high school. Kaya from high school yan, hindi na rin ako nakapag-college kasi nga sa hirap ng buhay, nagtapos nag-asawa ng umaga. Kaya nag-umpisa naman doon, talagang tinuloy-tuloy ko magsisikap na magtrabaho na mabuhay yung sariling pamilya. Kaya ito mga kapatid, na umpisa na rin lang natin. Kasi naging madamdamin ako ngayon dahil nga sa yung nangyari sa kapatid ko. Pero sana magabayan ng Panginoon at makalusot siya sa kanyang naramdaman na naging kasakitan niya. Bagay matanda na siya, pero kumbaga mahaba pa rin ang magiging buhay niya. Sana mabigyan pa ng Panginoon ng mahabang buhay ang kapatid ko at makalusot niya itong kanyang karamdaman natin. Sana po mga kapatid, tulong na po ang pagdadasal. Hindi po ako hihingi ng tulong na financially. Igagapang ko po yan. At papano, at sa tulong din ng aking mga anak na ginagawa lahat ng paraan doon sa Pilipinas, na lahat ng agency na malalapitan dahil senior citizen na yung aking kuya, ginagawa na nila ng paraan. Pagdadasal lang po ang hihingi ko sa inyo, mga kapatid, mga viewers natin dyan. Sana po may pagdasal natin ng kuya ko. Maraming salamat po.